Due to insistent public demand at marami ang nag-o-comment, nagawan ko ng content to, I'll gonna do it. What is up guys, Enki here, welcome sa ating panibagong video at let me introduce to you ang isang laro sa Ronin Chain at ito ang Wild Forest. At kung hindi mo alam, no, may ongoing silang play to earn drop ngayong season 1 ni Wild Forest. And in this video, I'm gonna share with you kung paano ba maapag-participate dito at maapaglaro ng Wild Forest. Without further ado, let me explain. Okay, wala nang paligoy-ligoy pa, tara gawin natin. So nandito sa landing page ni Wild Forest at hindi natin dito ina-download sa website nila. No, gagamitin natin ang ating mobile devices para ma-download natin yung game. So sa mobile devices natin mga ibigan, ma-download natin siya sa Google Play Store. In my case, I am using my computer. I will be using a mobile emulator at ang ginagamit ko ay BlueStacks. So simply go ahead to Google at i-type mo lang dito BlueStacks 5 at makikita mo na dito pwede mo na siyang i-download ng diretso. Once na-download mo na yan sa PC mo, no, sa mga PC at yung sa mga nasa mobile phone mga ibigan, pupunta tayo ngayon ng Google Play Store at hahanapin natin si Wild Forest. So na-download ko na nga ang BlueStacks mga kaibigan at hahanapin ko na dito o isi-search ko na si Wild Forest. Simply type here Wild Forest mga kaibigan, nandyan na, at i-download mo lang si Wild Forest. Pag na-download mo na mga kaibigan, simply click play. Okay, so pag pindot mo dito mga kaibigan, so there is two option here. Pwede kang maglaro as guest or simply use Ronin Wallet para makapag-login ka. This is also apply sa mga naka-mobile devices. So I highly suggest mga kaibigan, no, na gamitin nyo yung Ronin Wallet nyo para doon sa Chrome. Okay? So gagawin natin dito, sign in with Sky Mavis. So i-redirect ko na ito mga kaibigan sa isang landing page dahil gamit ko nga dito ay emulator. At pagpunta ko dito, pwede kong i-log in yung email ko na nakakonect doon sa aking Ronin Wallet. Or kung meron ka rin sa emulator mo na Ronin Wallet, click mo lang yung Ronin Wallet. So maraming options na pwede kong gamitin para makapag-login ka kay Wild Forest. Once na nalag-in mo na ang iyong Ronin Wallet doon sa Wild Forest, the next thing na gagawin mo dito is sundan mo lang yung tutorial mode ng game para maunawaan mo paano ba yung gameplay ni Wild Forest. At kung hindi mo alam, no, merong libreng battle pass si Wild Forest. So simply go ahead to battle pass at makikita mo dito free, no? Free mo yung premium nila dito. All you have to do is to complete, no, daily quest or daily goal dito kay Wild Forest. So next, mga kaibigan, paano ka ba makakwalify dito sa P2A ni Wild Forest? Ayan, ang malaking tanong. So ito na i-discuss ko sa inyo. So babalik tayo sa landing page ni Wild Forest para malaman natin ano ba yung mga quest na magbibigay sa akin ng points para makwalify ako doon sa P2A nila. So bumalik tayo sa landing page ni Wild Forest at i-check natin dito paano ba natin madalaman yung points na kailangan natin para ma-qualify dito sa P2A. At kung hindi nyo alam, no, mag-airdrop sila ng Wild Forest token nila. At off-chain po yun mga kaibigan na pwede natin magamit sa loob ng game. So ginamit ko dito ng aking Ronin Wallet at nilag-in ko lang using the extension. This also applies kapag gumamit ka ng Ronin Wallet dApp dun sa cellphone mo. So punta tayo ng play to airdrop at click natin dito yung quest. Ayan. So dito mga kaibigan sa quest mga kaibigan, makikita natin dito yung honor natin at ito yung points na na-achieve natin sa paglalaro ni Wild Forest. Pag pumunta dito mga kaibigan, makikita mo yung rank mo dito. Currently I am on the 19,300 rank, no? At ito yung mga na-achieve ko by playing, no? By playing the game. Kung di nyo alam mga kaibigan, this runs hanggang 2nd of May. So mataas pa yung chance na makahabol ka pa doon sa leaderboard. Ngayon, paano ka ba makakakuha ng WF token nila? So punta tayo ng info at sa info mga kaibigan, no, makikita natin dito paano nila i-distribute yung kanilang airdrop. Punta tayo dito sa reward distribution nila. Sabi nila dito, top 4,000 players with the most honor earned will get the play to airdrop. But may chance pa rin tayong makuha kapag umabot tayo ng more than 4,000 honor at ito ay maging raffle sa extra 1,000 spots sa paglaro natin ni Wild Forest. Isipin mo, win-win situation to mga kaibigan. May chance ka makakuha ng airdrop nila kapag umabot ka sa leaderboard na top 4,000. Tapos kapag 4,000 plus pa yung kayong owner, will also have a chance na makuha or masama dun sa extra 1,000 spots. At hindi lang yun ang malupit kasi dito. Kagaya nung nabanggit ko kanina, no,
libre po yung mga NFTs na pwede natin gamitin dito sa game o yung makukuha natin sa loob ng game. So pag pinindot ko dito yung inventory, maibigan, ayan, pipindutin ko yung inventory dito, click ko dito yung units, okay? So makikita nyo dito, hindi ako bumili ng NFT, maibigan. These are the NFTs na nakuha ko sa loob ng game. At mapapansin nyo, mag-reflect yan sa inyong Ronin Wallet also. Ganun lang kadali, no, mag-participate sa Play to Earn Draft ni Wild Forest. Ngayon, I have a challenge to you. Kung gusto nyo pang sundan ko ang content tungkol kay Wild Forest, let me check sa comment section at pabuti natin to ng more than 100 likes. Pero bago tayong matapos, napansin ko na marami pa rin ang naka-unsubscribe sa aking YouTube channel. Kaya kung hindi ka pa naka-subscribe, eh hit that subscribe button at ring mo yung notification bell. At maraming salamat sa mga nagpa-member dito sa ating channel. And that's it! If you find this helpful, please like, comment, share, and subscribe. And this is Master Gamonte. Let's play, earn, and enjoy playing Wild Forest. See you on the next video. Let's see. Peace!